Lexus, ano yan? Talagang pangalan. Uy! Gas! 2.3 million! 2.3 million, motor lang. Sa plano ko talaga, titignan ko lang siya, pero mukhang gusto niya sumama sa akin pa. Oh. Hey, what's up mga katinginan? Dito tayo ngayon sa Ayala Alabang Village. First time natin dito. Continuation to ng ating search for the best S1000RR. So yun guys, so tapos na yung Christmas pero pahabol tayo sa Pasko or siguro New Year's gift. Today is December 28, 2022. Yun, ngayon lang kasi naging available tong si Sir yung seller. So excited na naman tayo for a new toy. Imagine ha. Dati pinapangarap lang natin ngayon. Malaki ang possibility. Pag nagustuhan natin, syempre. Baka sumama sa atin, sumama pa uwi. Pero sa ngayon, tingin lang ha. Tingin lang tayo. Okay guys, so dito tayo sa Ayala Alabang. Ayun sa bahay ng seller. Kasama natin si Baby Katingin. Para tumingin. So guys, ito na. 2021 BMW S1000RR. So yun, napakalipit nitong bike na to, no? Makikita natin accessories niya. Naka carbon fiber winglets. Tapos naka carbon fiber garnish dito tsaka dito. Tingnan natin, oh, carbon check. Carbon lodi, totoong carbon guys. Ayun ang makapama sa likod yung pagka-carbon niya. Tapos yung frame cover, carbon fiber din. Tapos syempre yung pinakamalapit na accessories dito, naka Akrapovic GP full system. Kaganda na yung Akrapovic GP, maiksi siya, mas maingay siya compare sa mga mahahabang canister na Akrapovic. Tapos yung ingay niya halos comparable sa SE Project. Na parang nagkakalapit sila sa paingayan. Nakikita niyo yung headers niya, nagbo-blue. Simula sa link pipe hanggang headers, nagbo-blue. So meaning, it's a full system titanium. May isang padlock na, cellphone holder. Electronic suspension na to guys, TFT display. Ayun yung order, 5,939. Cruise control. Lahat na ng electronics, meron to. Yan, so yan ang kanyang itsura. Naka Emotec frame sliders, front axle sliders, tsaka rear axle sliders. Wala po pala siyang kabita ng spool. So bibili pa tayo ng spool para malinisan yung kadena niya. Stock pa yung kanyang taillight. Ito yung stock taillight niya. Hindi ko alam kay BMW bakit sila nagtipid eh. Imagine yung signal light niya. It serves as also the tail light. So dual purpose ng kanyang signal light. Ito rin yung tail light niya. Kasi wala siyang built-in tail light dito. So gagawin natin, kung maka-order tayo, ganda yung PST na tail light. Pero so far, ito yung pinaka-jewel dito. Pinaka-panalo dito kung Akrapovic full system. Expect na X-line tank grip and tank pad para siyempre pag bumangking ka dito mo isasalin tuhod mo. Ito naman protection para sa hindi magasgas yung tao. Ano masabi yun guys, from all the S1000RR na tingnan natin, parang diba parang mga ito na no, isa sa pinaka okay no. Mga nagustuhan ko na siya. Sa plano ko talaga titignan ko lang siya pero mga gusto niya sumama sa akin pa uwi. Siyempre kailangan natin ng seat height check kung gano'n siya kataas. Height check. Taas o. Para mas mataas to. Taas. Para mas mataas to sa tinakyan ko. Dito sa Makati. Ayun, lampot na clutch. Pero hindi siya sobrang yuko. Hindi siya sobrang susto. Yung ganda sa S1000 ako. So yun guys, okay na ito yung original RCR. Leatherman papers, deal of seal. Yung official receipt sa RSA Motors sa E. Rodriguez BMW Libis. Okay guys, so na-check ko na lahat. Okay naman, bayaran natin din si Sir Christian. Dala na sa kanya. Cash. So yan guys, lalabas muna ni Sir Christian yung kanya Lexus. Grabe yun. Ganda na tunog ah. Bamba nga, bamba. Ang tunog niyan? Bamba. Ah, stock pa, stock. Stock muffler, no? Stock muffler. Napakaganda naman ng Lexus. Sana o, Lexus. Lexus, ano yan? Ano yung pangalan? Uy! Gas, gas! Sumabit! Yan ang mahirap sa ano eh. Sa sports car. Napakalaki pala nitong kotse na to. Napakalapad. Parada. Ito na lang. So yun na.
pandali na yung Goldwing. Ano yata yun? Automatic yata kung saan atras yan eh. No? Automatic. Sa gear. Ito ko. Radyo pala yun. Radyo pala. Ito yung radyo. Last speaker. May speaker pa sa likod eh. Ah, dyan pala, tama. Ay. AM. F forward ba? F? Yan, R. Diba? Ito, napakahirap kasi ng motor na ito. Napakalaki. Hirap. Hirap kasi ng motor na ito eh. 2022 Goldwing. Napakahirap. Mahirap na pagsubok yan ah. Ilalabas muna. Ang grabe oh. Honda Goldwing. Napakalaki. Ipapatas mo diretso? Saan diretso matras? Ganda ng likod eh, oh. Kala mo, ilaw ng kotse. Lipit ng likod eh. Oh. Side mirror yata niya, ano eh? Auto-fold. Auto-fold yata. Saan siya umatras eh, no? Matik. Nakailangan mo rin, ano? Nakailangan mo, pindutin mo yung button. Parang kotse na po, no? Oo. Parang kotse. 2.3 million. 2.3 million. Motor lang. Asan ang cambio? Sa paden? Wala. Automatic yan eh. Automatic. Ah, parang ano na rin? Parang scooter lang. Naka-drive na? Oo. May mili ka lang. O drive, neutral, reverse. Eh. Sa reverse. Ah, yan, naka-reverse. Yun. Ayos. Hindi ko pa na-testing pero pwede na. Amin, hindi umaandar sa box na natin. Hindi umaandar nga talaga. Problema rito, may ingay. May mga baby sa loob. Okay. Ano na, low fuel. Right. Right, 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 right. Right, right. Sige. Okay. Okay guys, so ito na, naisakay na natin si RR sa carrier and pauwi na tayo. Overall, happy ako sa purchase natin. So, yun, tingnan natin, gawa tayo ng vlog and review soon. Compare natin kay Fireblade.
yung R1, marireview natin, ownership experience, tignan natin. Abangan nyo guys. Thanks for watching, tingin lang. Kasa sa mama, sa garahe. Bye.